few moments po, later. Mga bossing, andito na po tayo sa biyahe ngayon. Ngayon po, ang ituturo ko po, yung sinabi po ni Jed Domingo, yung paano aapak ng pedal sa clutch treno na naka-shoes ng leather na sapatos. Ganito, tol. Ito yung ginagawa ko pag bumabiyahe ako na naka-shoes ako ng leather. Hindi naman, tol. Ito yung sabi ko sa iyo, natuturo ko sa iyo na gusto mong makita yung ginagawa ko. Naku, nakikita mo yun. Nakasapatos ako ngayon ng boots ngayon. Ang ginagawa ko, simple lang, dampi-dampi lang ginagawa ko. Tumutodo lang ako ng apak sa clutch pag magkakambyo ako. Ito yung preno, ito yung gas sa kabila, yung silinyador. Ngayon, pag magkakambyo ako at arangkada na ako, kailangan akong aapak ng todo sa clutch. Tapos magkambyo ako segunda, tersera. Tapos, pag nabitin tayo ng aunan, nasa aunan tayo suminto, ang ginagawa kong preno, hindi na ako maapak ng preno, dito ako maapak sa silinyador sa kayong clutch. Para po, hindi na po ako apak ng clutch ay ng preno, kung saan ang hihinto yan. Kasi pag aapak kayo ng preno at arangkada kayo, apak kayo ng preno at di nyo matimbla yung clutch, may posibilidad na hahaba yung atras mo sa likod, makakatras ka sa likod. Pero pag ito nakuha yung timbla niya, timblang apakan yung clutch at saka yung gas, pag arangkada kayo, atras man siya, hindi gaano mahaba yung atras nyo. Lalo pag di nyo kabisado yung clutch, yung taas ng clutch, baba ng clutch, kasi hindi pare-pare yung timplado yung clutch ng sasakyan. Pinakamagandang apakan ng preno pag hinto ng sasakyan sa ahonan. Lalo pag traffic, ahonan, di ba? Loaded kayo. Naku, napakahirap yan. Pag di nyo matimpla yung clutch, may posibilidad na atras ka ng mahabang atrasan. Mamaya, makatras pa kayo sa likod. Kaya ang gagawin natin, pag paahon po kayo, at nabiting kayo sa ahonan, wag na wag kayong aapak ng preno. Ito lang po ang apakan nyo. Yang gas sa kayong clutch. Timplahan nyo lang po yun. Timplahan po ng dalawang apakan ng paa. Pag natimplahan nyo ko yung timplahan nyo, nakuha yung timpla ng apak nyo sa gas at saka sa silinyador saka sa clutch. Hinto po ko sa yan, kahit anong tagal nyo sa ahonan, bitinan, hindi po gagalaw sa sakyan hanggat timplado nyo at naapakan pare-pare yung gas saka silinyador saka yung clutch. Napagaganda. Tapos pag abanti naman kayo, bitaw-bitawan nyo ng bagyan, bitaw-bitawan yung clutch saka yung gas. Bitawan nyo pare-pareho. Dandandang yung alala ng bitaw sa base, ano, yung tawag nito, pagsalit-salitin nyo siyang ano, galaw-galawin yung kaliwat kanan nyo para arangkada. Ganun lang, kasimple yun. Ngayon, pag nakarekta naman kayo, bitawan nyo yung clutch. Nakakwarta na kayo, kwarta. Meanwhile, Twenty minutes later. A few moments later. Tapos pag nabitawan na yung clutch, direktahan na yan, diretso. Ang gagamitin nyo lang, yung silinyador lang apakan nyo. Huwag kayong aapak ng ano ng clutch kasi may posibilidad kasi na baka masunog yung clutch, ganun. Saka ka lang iapak ng clutch pag magkakambyo na change gear. Ganun lang kasi ginagawa ko pag nabuhabiyay ako at nagmamanayo ako. Bira ako maapak ng clutch kasi minsan kasi nasusunog yung clutch sa sasakyan. Kaya tol, Jed Domingo, yung unang vlog ko, tinatanong mo kung paano gumamit na nakasapatos, nagmamanayo na nakasapatos. Ito, hindi ka pwede kasing magmanayo na hindi ka nakasapatos, lalo pag nasa biyahe ka, makuhuli ka ng mga enforcer. So, yun na lang masasabi ko ngayon. Andito ako sa C3 ngayon eh, sa Fifth Avenue pala. Kasama ko yung conductor kong gwapo, and si Francisco Junior.
Hanggang dito lang muna po ang vlog ko. Maraming salamat po sa pakipili po, pakisubscribe at pakipili post button na lang para ma-receive nyo ulit yung panibago kong vlog. Maraming salamat po.